Ayoko sana na ikaw ay mawawala. So hi guys, welcome to my first vlog. So today ang gagawin po natin is magpe-painting po ako sa aming pintuan po ng isang picture, or magpe-paint po ako ng rose kumbaga, kasi secret, malalaman nyo kung bakit mamaya. So ngayon, papakita ko muna kung ano yung mga gagamitin kong mga materials and kung ano yung setup ko. So ito yung mga material na ginagamit ko ngayon. Actually, nilalagyan ko ngayon ng, nilalagyan ko siya ng paint thinner, yung color white na ano, yung color white na paint, and hinahaluan ko siya gamit tong lapis. And ayun, may iba ring color like color green, color pink, saka isa pang white paint na ano, for emergency purposes, kasi baka kulangin tong ano nandito sa bowl. So ito po yung pinto na pipaintan ko ng color white na background. As you can see, medyo madumi na siya. Medyo ancient. So ayan, mag-i-start na po ako mag-paint ng color white. Ay charot. Ng white paint po dun sa pinto. Pero dapat hindi po tayo maingay kasi alas 12 na po. And nagsimula po ako ngayong gabi para po pagising ko bukas is matuyo na yung color white na paint. And pwede ko na siya lagyan ng ibang color. Yan na po guys. Mag-i-start na po tayo. Wait lang guys, nakalimutan ko mag-mask. Hey, hey, hey! Ito ang kanta ko para sa mga buzzers ko. Mga buzzers na kayo na naiingit sa amin na nag-viral dahil takot kayo mag-post ng mga videos. Kaya kung ayaw nyo sabihin ko, di na kayo umalis. Ayaw nyo sa akin, strong, ignore, black. Charot. Pero ginawa ko talaga yung painting dito sa pinto na to kasi medyo madumi na siya and medyo pangit na siya tignan kasi medyo matanda na siya. And maganda rin tong painting sa pinto kasi pag gagamitin nila yung pinto, makikita nila agad. Hi guys, kakagising ko lang. Mamaya ko itutuloy yung ano. Maliligo muna ako. So ayan guys, nakaligo na ako and itutuloy ko na yung painting ko. So for now, nagdo-drawing na ako ng outline ng rose para mamaya mag-painting na lang ako. Ayan siya guys, yung outline. Hindi ko pa tapos. And ito yung kinalabasan ng painting na color white na ginawa ko kagabi. So tatapusin ko muna yung outline and then pe-painting ko na mamaya. So ayan, tapos na po yung outline. Ayun na yung color pink and green guys. Lumublob na sa paint yung ano, lapis. Kinakabahan na ako, bawal ako magkamali. So makikita natin na nag-start ako ng pagpe-paint sa baba, which is dapat sa taas ako nagsimula. Ewan ko ba, hindi ako nag-iisip. Pero ayun, makikita natin na rose talaga yung main subject sa painting ko. Mamaya lalagyan ko ng mga design sa gilid yung pinto namin, pero mamaya pa yun. Color green at pink yung mga color na gagamitin ko for this art. And sa nakita nyo kanina, plain white lang yung background. Syempre present sa artwork na to yung mga color like pink and green, yung shapes ng dahon, ng petals, and I think medyo rough or makapal yung texture nito pag tumigas na mamaya. Pero feeling ko may pagka-smooth pa rin naman. Ginamit ko yung white as background para lumitaw yung rose and ma-emphasize lalo. And I think complementary naman yung green at pink sa isa't isa kasi pleasing to the eyes naman siya personally. So ito yung sinasabi ko mga design sa gilid-gilid and mga irregular shapes lang siya na color green at color pink. Pero color green muna lalagay ko, then yung pink mamaya. Ewan ko ba, pero nagpe-paint ako sa taas pero hindi ko pinakita sa video. Hindi talaga ako nag-iisip. Naghintay lang ako ng ilang hours bago ko gawin to para matuyo na yung color green, and pag nag-paint na ako sa ibabaw ng ibang places na may color green, hindi sila mag-i-smudge. Wow, ang galing, nag-isip na siya. Ngayon kita na yung taas. So ito na guys yung finished output.
wag na lang natin pansinin yung color green sa gitna kasi hindi tayo papansin. Ayan siya from afar and ang ganda-ganda niya talaga. It's pleasing to the eyes. So ngayon nilalagyan ko ng paint yung kanang kamay ko para sa handprint na gagawin ko as a sign of my signature and evidence na ako yung artist behind the painting. Pangit naman yan. Cause I be the baby bee. So hi guys, sasabihin ko na ngayon yung reason kung bakit ko pinaint yung ganong flower and kung bakit ko siya nilagay doon sa may pinto. Kasi yung flower na yon nagsisimbolo siya sa ano, it symbolizes hope for me. And also, it symbolizes the favorite flower of my late grandmother na namatay last 2020 nung November. Kasi nagsuffer siya from mild Alzheimer's. Ayon. And yung bahay namin, more than 60 years na siya tinayo. And yung lola ko, siya yung bumili nun. So, in honor of her death. Uy! May ganun. Hi, B! So, in honor of her death, ginawa ko yung painting na yon para may remembrance. Hala, ginawa ko yon para pag nakikita yung painting na yon, aalala siya. Ganon. And I specifically chose the color pink kasi yun yung favorite color ng lola ko. And also, rose is her favorite flower. Was her favorite flower pala. Para sa akin, okay naman yung kinalabasan ng painting kasi yung desired result ko nakuha naman and wala naman ako na miss out sa anything na kung ano yung pinlano ko. And yung pinaka nagustuhan ko dito is yung gaano siya nakaka-pleasing sa mga mata natin. Kasi yung color pink na yon ang ganda-ganda sa mata para sa akin. Kasi color pink din yung walls namin. So, I think parang perfect siya. Ganon. At dahil pinto siya, so pag pumapasok dito yung mga relatives ko o yung family ko, makikita nila yun palagi. So, ayun na guys. Thank you for watching this video. I hope may natutunan po tayong lahat kasi ako po wala. Yun lang. Bye-bye! Beyond it!